and gave them the father's field as the Lord appointed means. Pray po kayo, ma'am. Salamat sa inyong masalita, Panginoon, na ito po ay aming aralin muli. Ang mismong sinabi, Panginoon, na kayo po ay kapahirapan na. So, we pray na kayo po ay kilos sa amin, nakita namin ang detalye na ito, Lord, iba. Alam na namin, Panginoon, sa kilala ang inyong kwento, nangyari dito, but we pray na pagkapala sa inyong mga salita. So, study this and focus on your word. Reflect also on our lives, Lord. At sa mga bata, Lord, matutunan nila itong aral about your sacrificial death. So, we pray na kayo pong malalati, kayo pong guturo. In Jesus' name, we pray. Amen. Mga kapo na po. So, last time, ay ganda yung kwento kay Peter, di ba, Peter? Peter. Alam mo? Paano niyang binitray ang Panginoon? So, malungkot na kwento yun. Si Peter ay nakita natin, mas matapang siya. And indigan siya. Siya yung parang tumatay yung leader sa mga disipulo. Bata pag dumating yung time na talaga namang nasubok din siya. No? Kahit tayo, mausubok tayo, kaya walang malakas sa atin. Lagi yung sabi ng pastor, walang malakas. Yes, yun, malakas ka na. Kung malakas ka, pasalamat ka, dali mo yung iba. Tulungan mo. Pero kung talagang malakas ka na, huwag mo yasin na malakas ka. Forever. At so huwag mo magpapabaya. So ngayon ay, ito na po yun. So morning na, na-capture na siya. Okay? Doon na nga siya actually. Siya yung pinalo na. Nung umaga na, okay, di pa natapos yun. All the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death. Ano yung sabihin nun? Okay? So actually, paulit-ulit din, di ba? They took counsel to destroy him, di ba? Ulit-ulit natin nakita yun. Nung napapahiya sila, napapahiya lang, papatay sila. So, ang mga bata ay... Alala ko, bata ako, may galit ka na rin eh. I mean, emotion yan eh. So, kaya yan ay tinuturo sa atin, mga bata, na kailangan kontrolin mo. Kahit yung ito, mga to, pag sumisigaw na hindi tama, lalo sa magulang nila, sinasabihan agad yan. Sabi nga sa English, sa wikang English, nip it in the bud, sabi nila. Kung may tumutubong hindi dapat tumubo dyan, kaya palo agad yan. So, natututo yan. Yung mga batang hindi ganyan, magkakaroon sa idea na okay lang yun. Magkakaroon sa idea, magulang ko nga, hindi ako pinapalo, hindi ako pinapalo. So, ang hirap kontrol yun pag laki-laki mo. So, mahirap i-deal yun. Okay? So, yan. So, ang gusto nilang pumatay dahil lang sila yung napahiya. So, nangyayari ba yan o madalas? Sa kalsada nga lang, eh, di ba? Mga road rage na yan, di ba? Ay, inunahan ako. Bunutan na ng baril. Yeah, mga bata dyan, pag napabayaan sila lang, ala nila, pagalingan na sila, hindi pa sila na-train. So, ako talaga, ngayon, the more na, yan, yung mga to, homeschool, natututunan ko na, na yun talaga ang kalooban ng Diyos. Yung ganyan, ano naman yan, substitute, no? Hindi naman lahat pa, homeschool. Pero, napaganda nung, yung magulang talagang magpalaki sa bata, habang sila bata pa, alam nila yung dapat nilang gawin at hindi gawin. Paglaki na nila, mas ano na sila. Nga, na-train. Hindi sila yung mayabang, hindi sila yung pabayaan na bata pa, independent masyado. Okay? Pero punta doon. Nga, kasi yung mga ito, mga elders na to, feeling nila kasi, sila na yung may mga posisyon, eh, sino pa magsasabi sa atin ng ano, tayo na nga elders, sa atin, chief priest. So, inisip siguro nila, kahit nang alam nila yung batas na huwag kang papatay, especially murder, di ba? Nag-took counsel pa, kung alam niyo yung lagi nga banggit sa inyo ito, di ba? Ano yung mga, ngayon, death penalty dati sa atin, di ba? Siyempre, pag pumatay ka rin, siyempre, pag homicide, murder. Isa sa mga mabigat na kasalanan sa panahon natin, yung sindikato, di ba? Alam niyo yan. Kaso nga, hindi rin na ano ngayon. Pero mabigat yan, kahit wala akong pinatay, pag nag-connive kayo,
matagal yung pinano yung crime, mabigat ang parusa. Kasi nga, ang tagal yung plinano, meron kayong pagkakataon na, ay, huwag natin gawin to. Kasi ginawa nyo pa rin. So, yun daw yung nagpapabigat doon. So, ito rin, eh, gano'ng kabigat to? Ilang beses na pag-uusapan, ano ba ang kasalanan ng Jesus na yan? Yung konsensya mo, sinasabi, wala naman eh. Anong kasalanan? Nagsalita lang. Hindi mo, wala siya kasalita. No? Magsalita siya. Ba't ka may insecure? Kasi nga, ang katotohanan, bumabaon. Tandaan nyo lagi yan. Eh, may proper handling dyan. Kung considerate ka rin, may consideration sa ibang tao. Pag alam mo masaktan, di ba, may tinanim sa Satan sa puso nila. Kung matutulungan mo, di mo kailangan banatan lagi ng walang consideration na basta-basta. Okay? So, pero minsan din naman, Kailangan yun. So, babalance mo yan. Especially if you're a preacher, ano mo yan? Obligation mo yan. So, yan. Yan nangyari sa Panginoon. Nag-preach siya ng katotohanan, pinagplanuan siyang patayin. Okay? So, medyo maraming ano dito, a lesson dito, una lang sa mga bakit dumating sa point ng mga elder na to, chief priest na supposedly gawain ng Diyos yung ginagawa nila. Anong ginagawa nila? Gawain ng demonyo. No? So, na ilang beses natin na pag-usapan yan, yung, sa, ang religion, or kahit sa mga religious circle, dyan ang makikita yung mga extreme. Okay? Pinakamabaitan dyan, pinakasinaulo dyan din. So, extreme kasi dito, no? So, take heed tayo. So, ngayon, anong nangyari? And when they had bound him, they led him away and delivered him to Pontius Pilate, the governor. So, may mga sinasabi dito. Tsaka, actually, sa ibang gospel books, bakit siya palipat-lipat? Okay? Tingnan yung background, ha, para alam natin. So, again, yung Judea, okay, ano yung province ng dating Judea, di ba? Israel, Judea, na yata yung Judea na lang. And then, sakop sila. Pero bumalik sila, so, syempre, kilala pa rin yung Judea, okay, mga Hudyo yun, bumalik sila doon. Pero nasakop sila ng Greek muna, and then yung Romans sa time of Jesus. So, sinong bida ngayon doon? Siyempre, Romans. Sila yung nag-rule. Pero maganda sa Romans, medyo ginamit sila ng Diyos para, alam mo na, maraming na-establish doon. Maraming bagay na ginaya natin yan sa ngayon. So, isa sa mga rule of law nila, yun nga, hindi basta-basta naman sila pumapatay. Tama naman yun, di ba? Kahit o paano. Pero, ano lang, bloodthirsty rin yung mga yan. Kaya meron silang, ano eh, yung Coliseum, di ba? Yung... So, pero, pag na-condemn na yun. Pero kahit na paano, mayroon silang ano, mga batas din. Pero, bakit may mga Hudyo? So, mayroon silang religious liberty to some degree. Okay? So, sa ngayon kasi, ang hirap nating maintindihan yan eh. Isipin nyo na lang siguro, yan, mga sa Christian nation, tulad ng Pilipinas, kahit na paano, Christian. So, pinapahintulot natin yung mga Muslim, di ba? So, pero chine-check natin yan. Sa kanila, ganun din. Sa Muslim nation naman, kunwari, sinatolerate yung Christian, pero chine-check din nila. So, ganun dito sa Roman Empire, hinahayaan yung mga Hudyo na i-practice na yung religion nila. Sa bandang uli, ang gusto lang naman ng mga Roman, syempre sila yung glory, kami yung magaling. Habang nagtatax kayo sa akin, sa amin, okay na yun. So, pinapahintulutan sila. Pero hindi sila basta-basta pwedeng pumatay ng tao, lalo pag religious, ano ka. Kasi nga may batas yung Romans. So, kaya siya ay pinapalipat-lipat. Yan ang kwento dyan. Gusto nilang i-condemn si Jesus, eh walang kasalanan si Jesus. Paano may kukondemn yung walang kasalanan? Hindi madali yun. So, kaya madalas ating makikita yan, they took counsel, nag-uusap-uusap sila, pinagpaplanuhan nila kung paano nila papatayin si Jesus. Nakakuha nyo kahit mga bata? Ginaw, ha? So, kaya nilipat siya kay Pontius Pilate, the governor, then Judas, when he had betrayed him,
when he saw that he was condemned, medyo nagbago tayo, di ba? Bagong paragraph yan. So, alam na natin, si Jesus nahuli na, pinagbabala ka na siyang patayin. So, nakita ni Judas yon, Judas to, Iscariot, ito yung kalaban. So, nagsisi ngayon siya, repented himself. Okay, meron tayong doctrine ng ano yun dito. And brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders. So, binayaran siya, di ba, that last week. And then, ngayon, binabalik niya ngayon. Yung sinabi niya, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? See thou to that. Okay? Basahin muna natin. And he cast down the piece of silver in the temple and departed and went and hung himself. So, yun na pala yun. So, what happened here is, si Judas ay nag-Judas. Pero na-consensya din. So, tao pa rin to eh. Pero sabihin nung nag-repent. Yan na. Okay. Isang marami na tayo preaching dyan, ha? Okay. Ano yung sabihin ng repent? Turn. To turn, okay? So, madalas ay sa Bible, repent is a change of mind. Kasi nga, ay, mali ako, di ba? Mag-turn. So, mag-turn, may something mag-turn sa'yo. So, una mag-turn sa'yo, syempre, minsan yung utak mo, pero actually yung will yan, eh. So, nagsisisi ka, may mali ka, okay? So, ganun. So, again, hindi lagi. So, ang Diyos ang pinakamadalas mag-repent sa Bible. Ibig sabihin, nagbago lang isip niya. Pero, simply, so, bakit siya mag-isisi? So, kasi nga, sinabi dyan, I have condemned, I have betrayed the innocent blood. So, kung maalala niyo sa Old Testament, isa yan sa paulit-ulit na kinundem yung Israel and Judah. Sabi nila, kahit sa panahon ngayon, sa US daw, dahil na-abort dito sa atin, meron din. Pero yun ang sinabi ni ng Diyos kay, sa mga, kahit kina Judah. Dami niyong ina-abort, dami niyong inaalay, tapos dami niyong ino-oppress. Pag ang inosenteng tao ay naparusahan, galit na galit ang Diyos doon. Eh kung baby ang pinatay mo, naku, lalo na, kahit sa atin ngayon. May sinapak, may sinataw ako dito. Pak! Ay, masama yun ah. Ano, si Brother James. Yung pa, mapapaganyan mo, tapos kaya gano'n. Yung pag hinataw ko na rin, si Shana, sa mukha pa, hindi pa lalampasin ng tao yun, di ba? Kahit di niya, ano-ano yun, bakit kaya gano'n? Kasi nga, yung tao, mayroong ano yun eh, may reflection yun ng kabanalan ng Diyos. To some degree, depending nga kung anong klase tao ka. So, hindi ka mapayag nun. Eh, lalo na yung Diyos, siya ang pinakabanal. Hindi niya hayaan yan. Kaya mga kaibigan nating preachers sa US, eh talaga naman, they preach hard on that. So lumalabang pa rin naman sila. Tayo rin dapat. Kung may nakita tayo nagpa-abort dito, yun namang encourage, okay lang yan, makakaraos ka rin. May tamang ano doon kasi hindi basta-basta kasalanan yun. Okay? So dapat makita niya kung ano yung ginawa niya. Sa amin, meron kasi sa amin yan. Sa Mother Church. So, ano pa? So, yan. So, kahit si Judas, no, Judas na siya, naramdaman niya, maling-mali yung ginawa niya. At ang ginawa niya ngayon ay nagsisi siya. At medyo gumagumawa pa siya ng bagay ngayon na parang, parang nagsisi talaga to. Una, binalik niya yung pera. So, hindi niya mag-gas, hindi niya kayang gastos eh. Kasi, innocenting yung taong pinanggalingan ng pera niya. Nagkaroon siya ng pera dahil siya ay nagkalulo ng isang inosenteng tao. At yung inosenteng tao ngayon, ipapatayin. Dahil sa kanya yun ngayon. Okay, so mabigat yan. So, i-apply natin sa buhay natin to. Kahit saan, kunwari, maninira ka ng tao. Tama ba yan? Diba, kinakabahan ka rin dyan eh. Una, pag nahuli ka rin, tapos pag mali. Now, merong mga time na, katulad dati, preacher tayo, hindi pwedeng sabihin lahat ng tao mabuti para lang hindi ka makapag... Hindi, ganun. Kaya nga kinakalkula mo yan eh. So, pag mali talaga, sabihin mali. Okay, hindi naman tayo mananakit ng physical. Pero ito, mabigat. Yung action nila, yung pagpaplano nila will lead to a death of an innocent man.
At sa case ni Judas, siya nag-cross noon, so nagsisi rin siya. Okay? So, ang magandang doktrina dito, tanong, si Judas ba iligtas? Kasi nagsisi siya eh. Diba? Bakit? Samahan niyo naman, nagsisi naman ah. Bakit? Okay, pwede rin. Paano niya nasabi? Dapat tumawag sa pangalan ng parents eh. Hindi naman sila nagharap ulit. Hindi naman nagharap. Ba't di nila siya humingi ng tawad sa Diyos? Okay. Tama rin yun, no? Actually, kung may katinuan ka pa, isa sa mga hindi mo gagawin. Again, iniwala tayo kahit ang Kristiyano mag-suicide, huwag naman, okay? Medyo sagad na yun, extreme na yun. Hindi ka mag-suicide eh. Kaya ako din, nag-isip ako ng gusto dati ito, may mga Kristiyano kasing ganun ang paniwala. Kapag nag-suicide ka, pinatay mo sarili mo, hindi ka maliligtas. So kasi, ano yan, sa Catholic meron silang ganun, bukod sa original sin, yung, ano yun? Immortal. Venial yung mahina. Ano yung ano? Mortal, okay, mortal sin. So, isa yun sa dinify nila. Pero, hindi tama yun. Si may mga example kasi niya, si Saul, ligtas yun eh. May proof sa Bible na sabi ni sa kanya ni Samuel, makakasama kita bukas, sarang gano'n. So, alam natin, ligtas si Saul. Tsaka si Jonathan, kaso nagpakamatay sila. Okay? So, yun ang aral ng Bible. Ngayon, masama yun. Out of desperation nila ginawa yun. So, si Judas, ay nagpakamatay out of desperation ba to? Sobrang ano lang. So, hindi, no? Meron tayo tinatawag na repentance na huli na. Okay? Naalala nyo ba si depende sa ano, sa sitwasyon. Yung kay Iso, ano yung huli na sa kanya? Siyempre, yung blessing. Pag iniisip mo yung parang blessing lang naman. Hindi hatiin yung kayamanan. Kaso, hindi yung pinipicture, no? Ginamit yung sa Galatians na picture ng kaligtasan. Okay? Tsaka ng yun nga, sabi doon, wala siyang nakitang place na repentance even though he sought it with tears. Mayroong mga ganun, may mga bagay, pag lumipas na, binigyan ka ng pagkakataon. Diba, alam ba ka ng soul winning, na Wednesday. Okay na, nakatatlo ko, medyo konti lang kasi nga, napadaldal din ako sa mga Pentecostal na naman. So, parang may 5 minutes pa ako. May dalawang kabataan doon. Sige, win ko na ko. Eh, tagal. Talagang natapos ko yung buong presentation. Agree naman sila. Ang tatanggap na, ayaw. Hindi ako mapaniwala. Pas pili ko mga mayaman itong mga to. Tinitingnan ko parang ano eh, mayaman eh. Parang medyo hindi sineryoso. Yung sinasabi ko na, ilang beses mangyari sa iyo, may pagkakataon kang maligtas, tapos ano sa palagi yung mangyayari? Sabi sa Proverbs, they that harden their neck, pagpaulit-ulit, often rebuke and harden it his neck, shall, ano ba yun? Sabi, suddenly be destroyed, and that without remedy. Isa yan sa mga nahilito rin ako dati ng bagong Kristiyano. Ano ba talaga? Ito, wala nang pag-asa to ah. Tapos marinig mo sa church, lahat tayo may pag-asa, babang nabubuhay. Hindi totoo yun. Ngayon, alam na natin. So ngayon, alam natin, isa yun sa example lang, reprobate, paulit-ulit, binastos mo lang. So kahit hindi mo binago yung Bible, kahit di ka naging bakla, ano, pag pinaulit-ulit mo, binastos mo yung salita ng Diyos, darating yung point, buhay ka pa, wala ka ng pag-asa. Okay? So ganun din si Judas ngayon. Biruin mo, nagmi-miracle ka, anak ng Diyos to. Alam naman nila yun eh. Tapos, siya yung binetray mo. Sa pera lang, at siguro malamang galit din. Siguro pag nag-preach si Jesus, sapul siya ng sapul, eh hindi pala siya ligtas. Eh di naiipon ngayon yung galit sa loob. Diba? Unless pag ligtas ka, parang ano, doon minsan yung mga natatanim din yung mga ligtas. Kaso, bandang huli, di mo naman pagkakaluluan Diyos, diba? Hindi ka naman naabot sa ganun. So, bakit si Judas umabot siya sa ganun? Kasi, I believe, una, hindi siya ligtas. At pangalawa, yun nga, I believe may doubt siya sa Diyos. Tama ba yun?
Nakita na ba yung gano'ng katawan? Magkapatid kayo, yung isa is may tiwala sa magulang, yung isa wala. Eh, medyo mababaw pa yun. Pero palalimin mo yun. No? Kunwari, isang taong nagtaksil sa bayan. Kunwari, tulad niya. Daming, ano dyan eh. Isang kwento sila, pinagkaluloto tayo ni Duterte or something, ni Aquino. Pwede ba yun? Siguro, hindi. Pagpera-pera minsan, nag-uusap yan eh. Anong pakialam ko kung hindi na ako presidente, di i-take ko na itong ano, ng bribe ng ano. So, pwede nga ang tao ay maging sobrang demonyo. Okay? Huwag kayong makikinig sa mga preacher na there's always a good in him. Si Hitler, si Pedro, si Judas. Hindi ko naman sinasabing napakarami niyan, pero meron. Kaya maingat tayo, sinuturo ng Bible yan. Okay? Huwag tayong, ano, kahit sabi, pinukwento minsan ni Pastor yan eh. Medyo ano rin si Pastor, sabi niya. Si Pol Pot kasi, may kwento rin kasi sa kanila. Sabi ko naman ng isang missionary daw. Kaya ang hirap daw mag-win dun sa, saan ba yan, si Pol Pot? Sa Cambodia. Diyan, pinatay niya, daming tao eh. Parang Mao Zedong din yun. Kasi, pag tinatanong daw yung mga Kristiyano missionary doon, sabi, eh kung si Pol Pot kaya dati nag-repent at naniwala kay Jesus, maliligtas siya. Yung mga missionary hindi inaral niya, sabi niya, oo, ay, naku, aalis na yun. Nayari na, no? Hindi mo lang inisip na may punto rin yung tao, at least, nasa kaya sa Bible yun? Merong, okay, sinasabi ko lang dito, merong mga reprobate. Therefore, si Judas nag-repent siya kasi una, ano na siya eh? Huling-huli na siya eh. Kaya ito, basahin natin dito. Ganda nito eh. Sabi dito, saying I have sinned and betrayed the innocent men, they said, o sige, pinapatawag ka na namin. Nagkamali ka lang eh. Even itong mga kausap niyang loko-loko rin, hindi ayaw magtiwala sa kanya. Sabi dito, eh, ano masabi niyo nagsisi ka? Diba? Alam niyo ba, kaya ang hirap ng tao na ipaglokohan ka, yung magiging kaibigan mo, maglolokohan din kayo. Darating yan sa atin minsan, matutokso kayo ganyan, ah, lahat ng sa trabaho, loko-loko. Alam ka namang ako lang hindi loko-loko. Why not? Pwede yung Kristiyano ka, sanay ka dapat dun. Yung, that is life to you. To resist this evil generation, okay? So, yan. Kaya tinapon niya yung piece of silver, nasayang siya, nasayang din yung buhay niya. Kaya sabi sa kanya ng Panginoon, dapat din siya pinanganak. So, impyerno po yun, okay? At pinatay niya sarili. Hindi ibig sabihin pinatay, nagpaka-martyr, hindi martyr yun. Again, yung iba dyan, yung mga karamihan doon, yung mga baklado, nagpapakamatay din yan eh. Kaya, ano, pinapayaan nila katawan nila, aga niyang mamatay. Kasi nga, alam nila sa sarili din nila kung gano'n sila kadumi. Bandang ulit, hindi na kinakaya yung ano sa kanila ng tao. Kasi kayo lang totoo eh. So, pinapatay na lang yung sarili nila. So, ganun si Judas. Imagine mo, ako nung gagawin mo nun. Paano ba nahuli si pag-uusapan yun eh? Sino ba nagganun sa kanya? Ito, si Judas. Kilala siya ng mga chief priest. Ah, yung mga Kristiyano na yan. Ano mo, nag-ano din sila. Di ba? May mutiny sa loob. Doon, na-imagine niya lang anong nangyayari sa kanya. So, hindi niya kinayanan. Siya ay nagpakamatay. So again, huwag niyong gagawin yan. Pero doktrina dyan, Kristiyano kahit magpakamatay, ligtas pa rin. Okay, lilinaw natin yan. Yan ay regalo, hindi binabawi. Anak ka ng Diyos, kahit anong mayroon, anak ka ng Diyos. Ang langit ka. So si Judas ay hindi naging anak ng Diyos. Kaya siya ay sa impyerno. Okay. Ayan. They took counsel and bought with them the potter's field to bury. Saan ba tayo? Ito, ito. The chief priest took the silver pieces and said, it is not lawful for to put them into the treasury because it is the price of blood. So, even sila, no? Yung pera mismo associated yan sa pagtataksin at pagkamatay ng innocenting tao, yung mga kahit mga unbelievers na alam nila yun eh.
So sa atin, pag may nagnakaw ng tax, ako, galit na lahat ng tao dyan, universal yan, walang ano dyan. Kaya tinatago nila yan kung hanggat matago nila. Pero pag lumabas yung baho niyan, lahat ng tao, unbeliever o believer, galit dyan, okay? So ginawa nila, medyo may mga ano pa itong mga to, bumili, ano binili nila? Pinambili, no? Kawawa naman yung may-ari, no? Hindi niya alam, no? Saan galing yan? To bury strangers in. Okay, so, wala akong makitang araw dyan na, ano, hindi ibig sabihin na pag may, ano, ganun ang gawin natin. Nakikita ko lang dyan yung kanilang guilt, even sila ay unbeliever. So, sobrang sama nung pera na yon. Okay? Kaya meron tayong kasabihan eh. Anong pinapakain mo sa mga anak mo? No? Kung ikaw ay kunwari, mandurugas, ano ba yan sa custom? Corrupt official, di ba? Anong pinapakain mo sa ano mo? Galing sa nakaw. So maganda na yung mahirapan tayo magtabaho. Honest living. So sila ay yan, naging problema nila pera pa. Okay, sabi dito, wherefore, that field was called the field of blood unto this day. So alam na alam ng tao. So ginawa na lang sementeryo. Hindi lang basta sementeryo, hindi din, yung mga taga ron, hindi nila binibury doon. Sakali lang alam, stranger. So lungkot na, lungkot itong chapter na to. Full of betrayal, full of sin. Pero again, inaaral natin, hindi natin nilalaktawan. Bakit? Kasi nga, parte ng buhay yan, reality yan. So, kailangan malaman ng mga bata yan, malungkot yan, pero yan ay reality. Kaya alam natin yung dapat, paano natin address. Paano natin yan i-deal. Okay? So, malungkot ang buhay ng makasalanan. Yan yung sinasabi dyan. So, maganda nito sa ating mga hindi pa reprobate, yung mga hindi reprobate. Hindi tayo ligtas na. Baka may hindi paligtas dito. Mari lang. Okay? So, mahirap yan. Okay, next is, sabi dito, then was fulfilled. Paibasa po, ready, go. Then was fulfilled that which was spoken by the prophet, saying, and they took the 30 pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value. Okay. So yun ay sinabi ni Jeremy. Jeremiah po yan. Sinabi na po doon. Nung panahon na yun, hindi mo maitindihan kung ano yung sabihin. Pero natupad dito. Anong sabi dyan? 30 pieces of silver. And the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value. So, ang presyo ba ng isang tao? Ano? Kano ba yung presyo ng isang tao? 5,000. Ha? Ano yan? Hindi, no? So, loko-loko kasi yun, no? So, sabi nila yung nasagasaan doon, magkano binabali doon? Pagpatay? 12,000 lang? Hindi, no? So, ang value ng Panginoon, gaano ka valuable siya? Actually, ang buhay nga ng tao, halos walang value din. Especially kung lang, mahal mo sa buhay. Diba, nakikita mo yung ibang tao, pag nagkasakit yan, papagamot yan, maubos na yung ano nila. Sige. Huh? Pero ang value lalo ng Panginoon ay napaka-valuable, tagapagligtas siya. Kung sakaling, imagine nyo kung nabuhay siya ng ano, forever. I mean, sorry. Hanggang katandaan niya, di ba? Kung galong ka siya, ka-powerful preacher, dami niya pang magagawa. Ilang taon lang siya nag-minister, full-time talaga, 3.5. Imagine mo kung nabuhay ng matagal ang Panginoon. Ang laki ng value niya. Pero yung sinasabi actually dito na parang yung irony dito is yung isang Panginoon, ang value niya ng 30 pieces of silver, medyo ano yun, baba lang nun. Siguro dito, parang alipin lang daw yun eh.
Magkano bang alipin niya? Wala alipin niya yun. Depende, di ba? Slave. Sabihin mo ko natin, ano bang ginagawa niyan? Hindi ko yan, parang sasakyan. Malaki pa rin, no? Pero hindi ka kasing valuable ng tao. So, lalo ang Panginoon, kinukumpara mo sa servant tsaka sa slave, yan ay malaking insulto sa Diyos. Amen? Amen. Ganun na nangyari. Pag ang tao loko-loko, yung isang bagay na mapakahalaga pala, or sa case nito, isang tao or Diyos, napakahalaga pala, pinagpalit sa walang kakwenta-kwentang bagay. Maliit ang value nila sa Panginoon. So, ngayon, ano bang ano natin? Ano yung Bible study namin? Tatlo lang kami. Bagay kasi iba, ang gano'n rin. Ang nakakalungkot, pag bagay na patungkol sa Diyos, di ba? Walang value. Mas importante, sa Facebook lang mag-survey ka, doon sa malalaman yung anong klase ng mga tao eh. Okay, ano yung binibida mo? Huh? Pag nagsalita ka, ano yung binibida mo? Sarili, madalas. Kahit nga minsan di totoo eh. Pogi ako, hindi naman. Mayaman ako, hindi rin naman. Kaibigan kami, saya namin. Maano lang eh, may masabi lang maganda, nanggaling ako sa ganyan. Ano na? Sige nga. Iba naman, talino. Ay, talino ko. Nakuha lang sa kung anong quotation. Kahit mga Kristiyano ngayon, malalaman mo rin eh. Hindi mo alam kung sino yun. Baka hindi ligtas yung inokot mo. Kaya ako talaga wala nang ibang Bible lang eh. Halos. Yun lang eh. Yun lang yung pwede mong ipagmalaki, sabi nga ni Paul. Wala eh. Ngayon, yung mga iba okay lang. Medyo okay ah. Yung mga ibang bagay. Yung tala, family. Yung mga friends ko ngayon, mga Amerikano. Hindi naman lahat ng ano. Ano nangyari? Ipantay. Ano nangyari? Ipantay. Pakipantay nga po. Siguro napansin. Yan. Yan. Sama. Sige. Yan. 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 Eh, dapat dalawa yan eh. May bagong phone ngayon, parang nakakatemp eh. Okay. Ayan, pag-usapan rin yan. Pera yan eh. So, ano yung pinapahalagahan natin? Ang mga Kristiyano, dahil ginagastusan, ang gawain ng Diyos, wala. Wala. And gave them for the potter's field as the Lord appointed me. So yun yung ano quotation sa Jeremiah. And Jesus stood before the governor. So bumalik tayo sa kay Jesus. And Jesus stood before the governor. Pag sinabi stood lang, yung sabihin bukod sa tumayo, talagang inahinarap siya. Okay? And the governor asked him, again, pag ikaw ay tumayo sa governor, that's something. Okay? Kaya yung mga matayo sa mga ngayon, lahat yan, pasip-sip eh. Kasi alam nila, yung posisyon na yun, ano na yun, napakahalaga nun. So, sa atin, nagbabatay sila sa posisyon. Pero tingnan natin ngayon, isang Panginoon, si Jesus, yung governor, mataas sa tingin ng tao, okay? Na Panginoon, mababa sa tingin ng tao to the point na siya ipapatay niya, di ba? So, ano yung kaya magandang tagpo itong mga ganito eh? Ano yung mangyayari dito? Tinanong siya. Okay, and the governor asked him saying, "Art thou the king of the Jews?" Palagay niya, bakit siya tinanong ng ganun? Tinanong ko lang ha. Wala. Sa Matthew, hindi niya na sinagot. No? Pero,
Are you the king of the Jews? Usapan natin yan. So yan ay actually sinabi sa kanyang, ano diba, sa cross. Yan ay nilagay sa, ano yung sabihin ng king? Ruler. Siya yung nasusunod. Okay, siya yung sinusunod. Siya nagbibigay ng batas minsan. Okay? Especially sa panahon nila. Tawag dyan ay monarchy. Okay, sinagot niya pala. Sabi niya, thou sayest. Naalala niyo ba yung sagot na yun? Thou sayest. Kailan niyang sinabi rin? Sa chief priest, di ba? Caiaphas. Bakit ganun, thou sayest? Sinabi niya, ang galing niya, kailan lang, may nagganda nga yung Facebook group namin eh. May nagtatanong. Eh, kung muna tanong na to, sabi eh. Ah, masama magsinungaling. Eh, paano kung ano? Kung protektahan mo yung kakakalan, meron daw, babarilin ko. Nasaan si daddy? Nasa si Mang Joe. Andito ko na si Mang Joe. Nari. Meron dyan. Nasa si Mang Joe, babarilin ko yan. Papatayin ko yan. Magsinungaling ba ako? Wala po dito. Magisinungaling ba ako? Sasabihin ko, andito, kaso papatayin. Mga ganong theoretical, ano eh, question. Ano yung may ano doon, punto rin. Kasi, ang ginagawa ng iba ay yung tinetake to extreme, yung mga salita ng Diyos. Therefore, pag hindi mo nasagot na maayos, wala ka ng credibility. Ah, hindi naman laging ano. So, pag nabigyan mo sila ng isang scenario na okay lang magsinungaling, ano mangyayari doon? Okay? So, na-undermine yung katotohanan, yung prinsipyo na huwag ka magsinungaling, sabi ng Diyos eh. Hindi magtatapos yun doon. Okay? Magtatapos yun doon. Papasokan nila lang ibang ano yan. Eh, paano kung naguguto yung pamilya ko? Hindi pwede ako magsinungaling. Mga ganyan, di ba? O kaya, ano ba, yung coronavirus ko rin eh. Huwag natin sabihin, kumakalat na eh. Kaso, don't tell the public. Di ba? So, ang dami mo na idadagdag doon, papasok na yun. So, ang sabi ko lang, madali lang yan. Kasi mali yung tanong mo eh. Anong mali doon? Kung may papatay dyan, sasagutin mo pa? Una, magtago ka na lang, huwag mo sagutin. Di ba? Tandaan nyo yun, ha? Tandaan nyo yun. Hindi mahirap. Minsan yung mga mahirap na tanong, minsan hindi mahirap. Kung ano lang, nilalagay lang kasi nila in a way na pag sinagot mo ng talaga sinagot mo, mamali ka talaga. So, ito yung example natin ngayon. Ano yung bakit ang Panginoon, kay Caiaphas, tsaka dito kay, ano, bakit sa palagay nyo, hindi nyo nasabing, oo, oh, sabi na, banggit na rin natin dito eh. Diyos ka ba? Eh, Diyos siya. Oo! Nasagutin mo ba ng ganon? Eh, alam natin, hindi na sinagot ng Panginoon. So, ang tamang sagot ay hindi niya sagutin. Bakit? Isipin mo na nga lang ngayon kung ano yung mga dahilan. At actually, hindi mahirap yan. Katulad pag sinabi mo, tao ka, sabihin mo, Diyos. Eh, paano maniniwala yun? Hindi nila at that time maintindihan bakit mo kailangan sagutin. Ganon din dito. Pag sinabi mo sa governor, hari ka, eh ang utak ng mga yan, laging, alam na, government yan eh. Ang utak niya, lagi sa power. So, parang nag-ahamo nun, so, wala sa lugar, di ba? Isipin nyo lang yan. Sabi niya, sinabi mo. So, nakita niyo yung shift ngayon. Sinif niya, hindi sa kanya, dahil kung totoong hari siya, hindi ko lang sagutin yan. Kung hindi ako totoong hari, hindi mo dapat tinatanong yan. Nasundan niyo ba? Ikaw ang nagsabi niyan, ikaw isipin mo sarili mo kung bakit mo tinatanong yan at kung talagang totoo yan. Ganun kasimple minsan eh. Bakit mo tatanong sa akin kung nang mama ka lang, nang aasar ka lang, sino ba nagsabi sa'yo na hari ako? O di sila tanongin mo, para sa kanila, ano ka ba? Hari ba siya o hindi? Kung hindi, tapos na usapan. Bakit niyo ako uhusgahan? Okay? Walang sense yung ginagawa nitong mga to eh. Kung isang matinong tao, kung ordinary yung tao lang to, at itong mga tao to, at ng mga governor, katulad ng mga Udyo, tsaka ni Pilate, kung naiba-ibang tao to, at nasa mood sila na gusto nila maging righteous, tapos na yung kaso dito, walang kaso.
dapat. Pero dahil special si Jesus, talagang pinaghandaan siya at talagang may balak gawin sa kanya. At again, itong governor, I believe na medyo na intimidate sa kanya to. Ikaw, hari. Ako, governor lang. Okay? So, yun ha. Pag-isipan niyo yung mga bagay na ganun. Again, walang mali yung ginawa ng Diyos. Pag may sinagot siya dyan, i-meditate niyo yun, may makukuha kayong mga sagot. Ikaw nagsabi niyan. Ano sabi mo? Bakit nga bang tinatanong? Madalas sa hindi, trap na yun. Pag sinabi mo yung totoo, di naman nila naintindihan, mayabang ka na, ha? Nausgahan ka pa, nagkaroon pa sila ng dahilan para akusahan ka, eh, demonstrate mo ngayon yung wisdom mo. Dinemonstrate ng Panginoon. Ikaw yung nagsabi, no? Now, yung iba naman sa atin, na sobra naman yung iba, balik mo yung tanong sa kanya, hindi laging tama yun, ha? Pag legitimate yung question, kailangan mo sagutin. Kung hindi ka lang katulad, magulang mo, tinatanong ka, hindi ka lang may itatrap niyan, eh. Ito, politiko to si, politiko kasi to si Pilate. Actually, sa ibang panahon na pag-usapan na natin ito, okay? So, and when he was accused of the chief priest and elders, he answered nothing. So, at this time, wala na siyang sasagot dito sa Matthew, ha? May kita niya, wala nang pula dyan. Hanggang mamatay na siya. Doon na lang siya sa cross. Okay? So, natake na natin ito, pero sabihin na ulit natin, bakit hindi na lang niya turuan si Pilate? No? Baka maligtas, witnessan niya. Ba't ganun? No? Ano yung sagot doon? Hindi na pwede, reprobate na eh. Isa yan, pati si Herod, ganun din. Pag wala ng pag-asa, huwag mo nang pag-aksaya ng panahon. Ang dami naman reprobate sa Bible. Eh, syempre, ini-example sila. Hina-highlight sila dito. Para pag nakakita tayo ng reprobate dito, alam natin gagawin natin. Alam mo yun, kapag mahal ang Diyos, kaya niya magligtas, bakit hindi ipapangaralan to? Wala nang pag-asa yan. Okay? Later, sa ibang... dito ba yun? Hindi dito yun. Sa isang gospel book, na naginip pa yung ano, di ba, sa Luke ata yun. O sa John. Sa John, di ba? Na naginip yung asawa ni Pilate, uy, wag mo ano yan, righteous yan. Hindi pa rin siya natakot. No? So, namili na siya. Ganun tayo pag yung mga reprobate na yan, namili yung mga bata ng Wednesday, namili sila eh. Inano ko pa sa nag-appeal pa ako sa kanila. Ito na yun eh, manampala tayo, sabi yun, sa palagay nyo, make sense. Tumanggap kaya sa Panginoon, mag-play lang tayo. Ayoko. Inabutan ko na trucks na lang kasi wala na iba eh. Ay, ano po kami, nag-avoid kami ng contact. Kanina pa tayo nag-uusap eh. Takot ka sa... Hindi ko alam eh, feeling ko may nag-click dun. Na convict. Tapos, pinili nila. Diba? Ayoko eh. Ramdam nila yun. Pag tinanggap ko yung mensahe mo, tama ka at mali kami. Ayoko nun. Okay? So, si Pilate, namili siya. At, yan, sikat na sikat siya ngayon sa kabaliktaran. Siya po ang nag-judge. Tumbali. No? Yung righteous judge ang ginudge niya. At siya'y nagkamali. At this time, di na siya sinasagot. Anong ginawa na lang niya? Then said Pilate to him, here is down. How many things they witness against thee? Ay, magandang aral to. Anong ibig sabihin ba ng may maraming witness against you, mali ka na? Madalas ay hindi. Pag maraming sumasabing mali ka, tama ka ba o mali? Madalas. Madalas mali ka, bakit niya sasabing mali, di ba? Pero ang aral dito, hindi laging ganun. Especially sa case ni Jesus, talagang hard preacher siya. Dami nagalit sa kanya. Especially ito may mga pinoprotektahan. Di ba? Posisyon. Kaya ngayon, ang tinuturo ngayon ni Pilate sa halip na alamin niya yung katotohanan about these things, eh, hindi na kasawasagot ng Panginoon, nakita niyo yung accusation, mali ka dahil marami silang maling sinasabi sa inyo or witness against you. Ibig sabihin, sinasabi nila mali ka. Ang isang tao kahit sa isang bagay,
titingnan mo kung ano yung tama, mag-imbestiga ka. Eh yung fame ni Jesus, alam niya, malamang kilala na siya ni Pilate eh. Natunugan na siya niya, especially mga rulers, ano yan, informed lagi yan. Alam nila yan, pero this, at this time, siya ay mali ang kanyang accusation na naman, mali ang kanyang judgment. Ginagamit niya against sa Panginoon dahil lang may nasabi sila. Ano yung dapat ng ginawa niya? Yeah, kabaliktaran ito. Imbestiga. And then? Alamin mo yung totoong nangyari dito. Hindi yung paramihan lang. Ang dami lang sinasabi sa'yo. Ano yun dun? Kasi kahit sa ebidensya, di ba? Kahit sa konti, may mga talagang magpipin sa'yo. Kahit isa lang ang ebidensya, kung mabigat yan, tapos na usapan. Bakit yung iba, niyago, ang dami, mountain of evidence. Tapos mahihina naman, di, ang dami. Quality. Pagdating sa katotohanan, sa paghusga, quality ng katotohanan. Hindi ba mga bata, ipapasimple ko sa inyo, ha? Ano yung sabihin ng mabigat? Talagang sapul. Ay, di ba, minsan nagsisinungaling kayo, di ba? Siyempre, kilala kayo ng magulang niya. Oh, papalusot ka pa. Sabi mo, ganyan. Ay, nakos. Ebidensya laban sa akin yun. So, huwag na kayong magsinungaling. Kasi pag mabigat yung ebidensya. Okay? So, makikita lang dito, kahit walang ebidensya kay Jesus, nagtigas ng puso nito mga to, yung mga Hudyo, and then si Pilate. And tapusin natin dito, and he answered him, never a word. Again, hindi niya na pinagsalita, hindi niya na sinagot. Hindi na sumagot si Jesus kasi wala nang kwenta eh. So, kaya sabi nito, in so much that the governor marveled greatly. So, imagine nyo dito, lahat ha, especially, again, nag-minister ako sa pulungan. Hirap dun eh, kasi makikita mo yung mga tao, hindi sobrang basta, sobrang galang sa authority. Kasi nga, nag-aanuhan na yan eh. Mga nag-a-appeal pa sa akin, tulungan mo ganyan. Kasi inaaral ko pa rin yung ano. Kakaiba doon, kaya naniniwala ko sinabi ni Pastor, totoo rin yun. Ginagamit lang sila ng mga... So, wala nang pag-asa yan eh. Sa batas ng tao, na-condemn na sila, kulong na sila. Eh, pag inutusan ka, pumatay ka, mapalayaan kita. Sa palagay mo, hindi papayag yun. Eh, makukulong. Maano na ako dito eh. Mabulo ka sa yan eh. So, yung may pagmapatay, kasi kukulong, at least hindi sila mapatay. Tapos, hindi pa rin makakalaya yung iba doon. Gagamitin lang ang gagamitin. So, bakit tayo napunta doon? Kasi, pag ikaw yung taong huhusgahan ka na, igagawin mo na lahat. Di ba? Mambobola ka. Mag-i-excuse ka. Definitely, magsasalita ka. Para lang may alis ka doon, mag-iisip ka ng paraan na maisip nila, inosente ako. Ang Panginoon, ganun lang siya. So, ibig sabihin, alam niya na. Alam niya na at tanggap niya na yung mangyayari sa kanya. At dito ay namangha si Pilate. At kung imagine natin sa atin, eh tayo, mausgahan lang ng konti, magdidepensa ka na. Hindi pwedeng gano'n, hindi magdidepensa kasi nga. Pero ang gusto kong makita natin doon, may time na kailangan mong tanggapin na ang katotohanan sa case ng Panginoon, and alam niya na yan eh. Pinanggap niya na yan. So tayo, may mga gano'n. May mga gano'ng pagkakataon. Okay, so tagpatuloy natin next week. Malungkot yung ano, tema, pero matututo ka pa rin. Tutukan mo lang. Kahit dun sa mga panahon na yan, ang Panginoon pa rin ang panalo dyan eh. Yung makasagot niya. Kung ngayon mapapatay siya, yung pangako na bubuhayin siya, yung tayo matututo tayo, may inspire tayo sa katotohanan ng panalo pa rin eh. Pero pagdaanan natin lahat ito. Amen? Kasi inihimay natin. Let's pray, Panginoon. Salamat po sa napakagandang kwento niyo po, Lord. Magkos, Lord, ay ito yung malungkot. Alam namin ang katapusan ito ay magkatapos ang victory.
Kaya sa panahon ngayon po ay maututo namin as we glean from your word, learn from your word, yung mga judgment at mga ginawa nyo, hindi nyo ginawa, sinabi nyo, hindi nyo sinabi. Makitanawa namin ang inyong kalooban sa mga pages ng Matthew 27 na po kami, Lord. So we pray. Kaya pong lagi malulati, Lord. Ingatan nyo po, Lord, kami sa mga bagay na nabanggit kanina, si Mother, si Mami, Lord. Ingatan nyo po, Lord, siya, pagalingin. According to your will, Lord, na makasama din namin siya, mag-judge siya ng tama, makamalaintindihan niya po na kung dapat niyang gawin sa kanyang edad din po, sa kanyang buhay. Manindigan siya kung anong tama. Maraming salamat na gusupport siya minsan. But we pray na kanyang, ano din po, Panginoon, blessing niyo po sa kanya na harapin niya, Lord, ang katotohanan na ang Catholic, Roman Catholic system, Panginoon, ay kulto. Malinaw naman po yan. Pinis na narinig niya po yan. But I pray na kayo pong kumilos sa kanya. Hawaan niyo po, Lord, siya. Sabi niya, tumanggap na siya sa inyo, Lord. Ligtas po siya. Panginoon, tulungan niyo na po siya yung bagay. Kanyang kalusugan. Ganyan po sa amin. Panginoon, mga nabanggit dito, ang virus na yan, mga paalalaanan niyo, Lord, ng mga believers na maging malambot, Lord, sila. I-open sila sa gospel kung ano sasabihin namin as we preach your word. Yung kaligtasan, yung katotohanan. So we pray even, Panginoon, sa mga Kristiyano na makita namin na konti ng time, anytime this pwedeng gamitin ng demonyo, Panginoon. So they try to control us. Pwedeng stage lang nila to, or pwedeng totoo talaga to na virus, Panginoon, na deadly. Ito po'y pag napabayaan din, ginamit na weapon. Wala po kayong magagawa. So ngayon pong mag-open ang mata ng mga unbeliever. Bigyan niyo po sila ng chance, Panginoon, maligtas. Sa aming po, Lord, kayo pong magpuprotekta rin. Magpatuloy kami. At even yung mga aming nangihina, talagang mahina, Panginoon, lalo niyo po, Lord, sila, si Napia, pamilya niya, Ate Mina, Beng, Panginoon, nasan man sila, Lumundon family, at iba pa na yung Mr. Yuan, sina Alex, Panginoon, sina Jason, aming mga programs, Panginoon, kayo pong tulong sa amin, gawin namin ang tama, walang gimmick, hindi, dapat lang namin kayo, Panginoon. Kung walhati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.